Umaga na nang magising ako. At pagkadilat ng mga mata ko ay may mga kung ano-anong dahon na ang nakalagay sa ulo at balikat ko. Nakita ko rin sa paanan ko ay may matandang lalaking may suot na panyo sa ulo. At para itong ermitanyo. May mabahong usok rin akong nalalanghap at parang may kung anong ginagawa ang matanda. Samantalang ang mga magulang ko ay nakaupo lamang at nagmamasid. Sa mahinang boses ay tinanong ko sila kung ano ang nangyayari. Lumapit sa akin ang ama ko at nagwikang huwag na umano akong mag-alala dahil gagamutin na ako ni Mang Gaspar. Ang albularyong ipinatawag niya kagabi. Napakunot noon naman ako at nagtanong kung bakit albularyo ang ipinatawag ng aking ama. At hindi lamang ako sa paggamutan dinala. May mga bagay-bagay ka pang hindi nalalaman, anak. Kaya sana ay hayaan mo na lang na gamutin ka ni Mang Gaspar. Pakiusap na wika ng aking ama. Hindi na lamang ako kumontra pa sa sinasabi niya. Tumahimik na lamang ako at inayaang gamutin ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na akong gamutin ng albularyo. Napansin kong gumagaan na ang pagkaramdam ko at hindi na rin ako nilalamig. Tumingin naman sa akin ang albularyo at nagwikang, "Mag-iingat ka, iho. Mukhang may nagkakagusto sa iyong hindi natin kauri. At simula nang mapadpad ka rito, ay palihim ka na niyang pinagmamasdan." "Ano ho? Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin. Pwede pakilinaw po." Sambit ko sa albularyo nang makaupo na ako. Ipinagpatuloy naman ng albularyo ang sinasabi niya at nagwikang, nararamdaman niyang may nagkakagusto umano sa aking aswang at hindi niya matukoy kung saang lugar na ninirahan ang aswang na iyon. Bagak naman akong natawa at nagsabing, "Baka naman po nagkamali lang kayo. Simula po kasi nang dumating ako dito ay wala naman akong napapansing kakaiba. At saka si GC lang po ang palagi kong kasama kapag lumalabas ako." Wika ko sa albularyo. Tinignan naman ako ng aking ina at sinabihang wag na raw muna akong lumabas ng bahay. Hanggat hindi pa naaayos ang problema dahil mukhang hindi ako titigilan ng aswang na nagkakagusto sa akin. Dahil sa likas na hindi ako mapaniwalain, kung kaya sumang-ayon na lamang ako sa mga sinasabi ng albularyo. Subalit, hindi ko iyon isinasaulo. Nang matapos na ang gamutan, ay nagpaalam na ang matanda sa mga magulang ko. Ipapatawag na lang raw siya kapag may kailangan. Nagpasalamat naman ang aking ama rito at inihatid na, "Halika na po, kumain ka na. May nilutong masarap na ulam ang anak ni Oscar." Wika sa akin ni Lola Esmeng. Nang marinig ko ang pangalan ni Mang Oscar ay sumagi sa isipan ko si Giselle. Kaya napatingin ako kay Lola Esme at nagtanong kung sino sa mga anak ni Mang Oscar ang tinutukoy niya. Ngumiti naman si Lola Esme at nagsabing ang anak na dalaga ni Oscar ang nagluto. May handaan kasing gaganapin bukas kaya pinakiusapan niyang tulungan ng dalaga si Aling Puring na may mag-asikaso sa kusina. "Sa tuwing may okasyon kasi ay
ang anak ni Oscar ang tinatawag namin para tumulong dito sa bahay. Dagdag niya pang wika. Matapos magsalita ni Lola Isme ay nakaramdam ako ng tuwa. Kaya naman tumayo na ako at nagpatiuna ng maglakad. Narinig ko pang tinawag ako ng aking ina. At sinabihang mag-iingat at huwag magmadaling maglakad dahil baka matalisod ako. Dire-diretso na akong naglakad papunta sa kusina. At doon nga ay nadatnan ko si Giselle na nagluluto. Nakangiti akong lumapit sa kanya at tinanong kong ano ang niluluto niya. Oh, ikaw pala, Bren. Kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Nakangiting tanong niya. Mas maayos na ako ngayon kasi nakita na kita. Nakangiti kong wika sabay kindat. Kaagad naman akong inirapan ng dalaga na mas lalong nagpaganda sa kanya. Hindi ko alam mga kaswang kung bakit sa tuwing nagsusungit ang dalaga ay mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Kaya napapangiti na lamang ako at nilapitan siya. Teka, ano ba yung niluluto mo? Kanina pa ako nagtatanong, di mo man lang ako sinasagot. Muling tanong ko sa kanya. Sinabi niya namang minatamis. Nag-request raw kasi ang aking inang magluto siya ng minatamis. Dahil nasabi ko raw sa kanilang nakatikim ako ng masarap na minatamis na niluto ng kanyang ina. Kaya't magluto raw siya para makakain ako pagkagising. Napangiti naman ako nang marinig ko ang sinabi niya at tinignan ang niluto. Pumunta ka na sa lamesa. Maupo ka na. Patapos na akong magluto dito. Ihahatid ko na lang doon. Utos pa na saad ng dalaga. Tulungan na kita dyan. Ako na ang magdadala ng pagkain sa mesa. Wika ko sa dalaga at kinuha na ang mangkok at inabot sa kanya. Kinuha niya ang mangkok sa akin at nilagyan na ng minatamis. Tapos ay muling inabot sa akin ang mangkok na may lamang minatamis. Kaya dinala ko na iyon sa lamesa. Sabay na tayong kumain. Dagdag kong saad sa dalaga. Tumanggi naman ang dalaga at sinabing hindi pa raw siya gutom. Kumain na muna ako dahil may gagawin pa siya. Ayaw mo talagang sabayan akong kumain? Nakakalungkot mag-isang kumain. Nakangiti kong saad sa dalaga. Pinandilatan niya ako ng mga mata't iniingusan at sinabihang kumain na lang raw ako at namnamin ang pagkain. Napapangiting umiiling na lamang ako at nag-umpisa ng kumain. Siya nga pala, may gagawin ka ba mamayang hapon? Tanong ko sa dalaga habang kumakain. Wala naman, bakit? Tanong niya. Sinabi ko sa kanyang gusto kong maglakad-lakad mamayang hapon pagkatapos kong magpahinga. Kung wala siyang gagawin ay magpapasama sana ako. Tumango naman siya at sinabing tawagan ko na lang raw siya mamaya kapag maglalakad-lakad na ako. Nang matapos na akong kumain ay umakyat na ako ng silid at muling nagpahinga. Nung sumapit na ang hapon ay bumango na ako at lumabas na ng silid. Medyo nakabawi na kasi ang katawan ko. Pagkalabas ko ng silid ay pumunta ako sa kusina para tignan ang dalaga. Nang naruroon ako ay hindi ko siya nakita roon. Kaya't umiikot ako sa likuran ng bahay at hinanap siya. Subalit, wala. Hindi ko pa rin siya makita. Kaya naman pumunta ako sa harapan ng bahay at naglakad na papunta sa gate. At nagbakasakali na nandoon ang dalaga. Ngunit noong makalabas na ako ay wala pa rin.
hindi ko pa rin makita ang dalaga doon. Kaya ang ginawa ko ay tumayo na lamang ako sa gilid ng daanan at nagmamasid-masid. Maya-maya pa, habang nagmamasid ay may nakita akong babaeng naglalakad papalapit sa akin. Noong nasa malapit na sa kinaroroonan ko ang babae, ay napansin kong natapilok ang babae. Kaya naman dagli-dagli na akong lumapit rito at agad na hinawakan upang hindi ito tuluyang sumalampak sa lupa. Miss, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong ko sa dalaga nang mahawakan ko na siya. Umayos naman ang dalaga at mahinahong nagwikang. Oo. Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang paa ko. Tugon niya. Ganun ba? Dapat kasi nag-iingat ka palagi sa paglalakad. Pag-aalalang saad ko. Nang makaayos na sa pagtayo ang dalaga ay tsaka ko pa lamang siya binitawan. At sinabihang sa susunod ay tumitingin siya sa dinaraanan niya. Halika, maupo ka muna dito at titignan ko ang paa mo. Pag-aayang wika ko sa dalaga at inalalayan ko na nga siyang maupo sa gilid ng daanan. May mahabang upuan kasi sa labas ng bakuran. Kaya doon ko pinaupo ang dalaga. At pagkatapos ay hinilot-hilot ng bahagya ang paa. Maraming salamat pala sa iyo, ha. Kung di mo ako naalalayan, baka nangudngud na ang uso ko sa lupa. Kaya maraming salamat talaga sa iyo. Pagpapasalamat niyang saad. Wala iyon, pero dapat sa susunod ay titignan mo na ang nilalakaran mo para hindi ka masaktan. Wika ko. Maya-maya pa ay nagwikang dalagang maayos na raw ang paa niya. Medyo hindi na sumasakit kaya itigil ko na raw ang ginagawa ko. Tumayo na nga ako at umupo na rin. Sandaling katahimikan ang namayani pagkatapos ay ngumiti ang dalaga at ipinakilala ang sarili. Nalaman kong Kate ang pangalan niya at naninirahan umano siya sa Karateg Burok. Nang matitigan ko na ang dalaga ay naalala ko ang magandang babaeng nakita ko kahapon. Teka, parang nakita na kita kahapon. Sambit ko. Mas lalo namang lumapad ang pagkakangiti ng dalaga at nag-uwikang. Nakita niya rin daw ako kahapon sa may prutasan. Oo nga. Naalala ko na. Bulalas kong sambit. Sa paglipas nga ng ilang minuto ay masaya na kaming nag-uusap ng dalaga. Magiliw itong kausap at hindi nawawala ng kwento. Noong magtatakip silim na nagpaalam na sa akin ng dalaga, tinanong ko siya kung kaya niya na bang maglakad. Kung gusto niya ay ihahatid ko na siya sa bahay nila. Naku, wag na. Medyo may kalayuan kasi dito ang bahay namin. Baka abutan ka pa ng dilim sa daan pa uwi. Nakangitingwi ka ng dalaga. Sigurado ka bang kaya mong umuwi sa inyo? Kaya mo nang maglakad? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at iginalaw-galaw ang paa para patunayan na ayos lamang siya. Sige, ikaw ang bahala, Kit. Magdaan-daan ka na lang sa paglalakad para hindi mamaga ang paa mo. Bilin ko sa dalaga bago ito marahang naglakad na. Noong nakailang hakbang na siya sa kinaroroonan ko ay tinawag ko siya at tinanong kung kailan siya maggagaway sa baryo namin. Ngumiti naman ang dalaga at nagwikang hindi niya alam kung kailan siya magagaway ulit. Sabay nagpaalam na at naglakad na palayo. Sandali ko pang tinanong ito habang naglalakad palayo.
Nang mawala na sa paningin ko ang dalaga, ay tsaka pa lamang ako pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay nadatnan ko si Giselle sa sala. Abalang-abala ito sa ginagawa, kaya hindi niya ako napapansin. Bahagya pa itong nagulat nang magsalita ako. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wika ko sa dalaga. Bakit mo ko hinahanap? May ipag-uutos ka ba? Baling niya sa akin. Tapos ay muli nang ibinalik ang pansin sa ginagawa. Wala naman. Maiksing tugon ko at umupo sa upuang malapit sa may pintuan. Tapos ay pinagmamasdan ang dalagang abalang-abala sa paglilinis. Naisip kong nakalimutan siguro ng dalaga ang usapan namin kaninang maglalakad-lakad ngayong hapon. Nung sumapit na ang gabi, matapos naming kumain ay lumabas na muna ako ng bahay para magpahangin sa bakuran. Habang nagpapahangin ako ay naramdaman kong may naglalakad papalapit sa kinaroroonan ko. Kaya lumingon ako at tinignan ang kung sino ang naglalakad papalapit sa kinaupuan ko. Noong lumingon ako, ay nakita kong si Giselle pala iyon. Nakangiti itong lumapit sa akin at tinanong kung bakit nasa labas ako ng bahay. Pumasok na muna ako dahil delikado maglalagi sa labas ng bahay. Sinabi ko naman sa kanyang saglit lang ako magpapahangin. Medyo nakaramdam kasi ako ng alinsangan sa loob at nahihirapan ako makahinga. Kaya't lumabas ako para magkalanghap ng hangin. Dapat doon ka nalang pumesto sa may balkonahe. Aniya pa at tumabi na sa pagkakaupo. Tumayo naman ako at inaya na nga siyang doon na kami uupo sa balkonahe. Ano ba naman yan? Kakaupo ko pa nga lang eh. Natatawang sambit niya. Tara doon na lang sa balkonahe, baka kasi mamaya ay mapaano ka pa dito. Ngiting saad ko. Binibiro lang kita eh. Dito na lang tayo magkwentuhan. Pangungumbinsin niyang wika. Huwag na. Tara doon na lang tayo sa balkonahe. Saad ko at hinawakan na nga ang kamay ng dalaga at naglakad na kami papunta sa balkonahe. Kaagad na nga kaming naglakad papunta sa balkonahe. Nang naroroon na kami ay panay na ang pagkukwentuhan namin. Maya-maya pa. Natigil kami sa pag-uusap ni Giselle. Nang makarinig ako ng mahihinang kaluskusan sa paligid. Teka sandali. Narinig mo ba yon? Bulalas kong tanong sa dalaga. Nakita kong marahang tumango ang dalaga at nagpalingalinga. Hinanap ko rin ang ingay na naririnig ko. Noong matuon ang pansin ko sa labas ng bakuran, sa may talahiban, ay nakita kong may dalawang nagbabagang mga matang namumula ang nakatingin sa gawin namin. Nung unang tingin ko ay napagkamalan ko pa yung taong nakaupo na animoy nakaupong aso. Subalit noong matitigan ko ito ay nakita kong isa iyong nakakakilabot na asong may mga nagbabagang mga mata. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng nakakakilabot na huni ng ibon. Kaya't agaran ko ng hinatak ang dalaga papasok sa loob ng bahay. Pumasok na kayo rito. Magmandali kayo. Sigaw ng aking ina. Samantalang ang aking ama naman ay may bitbit na buntot ng page at dali-dali na kaming nilapitan. Dali na, pasok na kayo sa loob ng bahay. Utos rin ng aking ama. At napapamura itong nagsabing nariyan na naman ang aswang. Tragis talaga oh. Hindi na talaga tayo tatantana ng aswang na yon. Galit na wika ng aking ama. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay kaagad nang isinara ng aking ama ang pintuan. Sinabi naman ng aking inang ipatawag na kaagad ang albularyo. Dahil naririyan na naman
ang impaktong aswang. Wala ang albularyo ngayon, kaya umuwi iyon kaninang umaga sa kanilang bahay. Kasi may lalakarin daw siya sa karatig purok. May gagamutin kasi iyong batang may sakit. Sagot ni Lola Isme. Nagtanong naman ang aking ina kung ano ang gagawin namin ngayon. Dahil naririyan na naman ang aswang. Sinabi naman ni Lolo Predo na magbudbud ng asin sa mga pintuan at bintana. Nang sa ganun ay hindi makapasok ang nilalang na iyon. Agad namang pumunta sa kusina ang mga magulang ko at agara ng kumuha ng asin. Pagkatapos ay binudburan na ang mga pintuan at bintana. Makalipas lang ang ilang sandali ay rinig na rinig namin ang mga pag-angil at huni ng wakwak sa labas ng bahay. Sa ngayon ay hahayaan na muna natin ang aswang na iyon na magpaikot-ikot sa labas ng bahay. Ang importante ay hindi makakapasok dito sa loob ng bahay ang aswang na iyon. Wika pa ng aking ama. Ano kaya kung bumalik na lang kami sa Maynila para matigil na ang aswang na yan? Suwestiyon ng aking ina na halatang natatakot na rin ito. Sinabi naman ni Lolo Predo na hindi pwede. Ngayon pa nga lang raw kami nakapagbakasyon ay hindi ko pa umano mai-enjoy. Ang gusto nila bago kami bumalik ng aking ina sa Maynila ay ma-enjoy namin ang pagbabakasyon. Hayaan niyo. At kukuha pa ako ng isa pang albularyo para maayos na itong problemang kinakaharap natin. Ani pa ni Lolo Predo. Dahil sa totoo lang mga kaswang ay, nahihinuha ako sa mga magulang ni tatay. Nakapag bumalik kami sa Maynila nang nasa ganoong sitwasyon, ay malaki ang basihang hindi na kami muling babalik pa sa kanilang lugar. Kaya ang gusto nila ay maging masaya ang pagbabakasyon namin. Humingi naman ng paumanhin ang aking ina dahil sa padalos-dalos na salita. Sinabi naman ni Lola Isme na wala iyon. Naiintindihan niya naman ang nais ipahiwatig ng aking ina. Natatakot lamang ito para sa kapakanan ko. Kaya naisip nitong bumalik na lamang kami sa Maynila. Nang gabing iyon ay nagtitipon-tipon kaming lahat sa sala at napagkaisahang doon na matulog. Nang sa ganun ay mabantayan ang isa't isa. Pasado alas 3 na ng madaling araw kami nakatulog. Sa kadahilan ng walang sawang nagpaikot-ikot sa labas ng bahay at humuhuni ang wakwak. Panakal na karing may mga pag-angil kaming naririnig. At parang nanggagalaiti na talaga iyon sa galit. Kinabukasan naman, pagkagising ng mga magulang ko, ay ginising na rin nila ako para lumipat ng higa. Pumunta na ako sa silid ko para muling ipagpapatuloy ang naudlot kong tulog. Dito ko na muna tatapusin ang kwentong ito mga kaaswang. Maraming salamat po at abang-abang lang muli sa susunod na Kabanate.